Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Bago tayo magsimula sa pananalangin para sa ating mga asawa, nais ko munang basahin ang mga salita ng Diyos sa mga Kawikaan 16, talatang 3. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong panukala. At sa mga awit 90:17, ito ang sinasabi, sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Manalangin para sa trabaho ng aking asawa. Manalangin tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa iyo sa mga sandaling ito. Inilalapit ko po sa iyo ang trabaho ng aking asawa. Dalangin ko na ingatan mo ang aking asawa sa pagpasok niya sa araw na to. I pray for your mercy, ang presensya mo ang sumama sa kanya. Dalangin ko bigyan niyo po siya ng karunungan upang higit niyang maayos at magawa, magampanan ang kanyang posisyon doon sa trabaho niya. And I pray, Father, pagpalain mo po ang hahawakan ng kanyang mga kamay. Dalangin ko ang presensya mo ang sumama sa kanya katulad ng pagsama mo kay Joseph. Sinabi sa Biblia na ang lahat ng hinawakan ni Joseph, umasenso at umunlad. Dalangin ko ganun din po, ang gawin mo sa asawa ko. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng hahawakan ng asawa ko, pagpalain mo, palakihin mo, paunlarin mo. At dalangin ko, bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kapag meron po siyang mga kinakaharap ng mga problema o mga bagay na hindi niya maunawaan patungkol sa kanyang trabaho, I pray for wisdom. Bigyan niyo po ng karunungan ang aking asawa sa pangalan ni Jesus. I pray for promotion sa asawa ko. Sinabi mo sa iyong salita na ang promotion, hindi ito nang gagaling sa kanluran, sa silangan, sa hilaga, o sa anumang lugar, kundi ito ay nanggagaling sa iyo. At sinabi mo rin, Panginoon, na ikaw ang nagtataas at nagbababa ng tao. Dalangin ko, itaas mo ang aking asawa. Itaas mo siya sa kanyang posisyon. Dalangin ko, paligiran mo siya ng maraming pabor. Pabor sa mga mata ng kanyang mga bosses, mga managers, at maging sa mga kasamahan niya sa trabaho. At dalangin ko na maging maayos ang pakikisama nila sa aking asawa. I pray, Father, nagabayan mo ang asawa ko sa araw na to. In the name of Jesus, anuman po ang mga banta ng kaaway sa kanya, winawasa ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Winawasa ko ang lahat ng masamang plano ng kaaway laban sa aking asawa. I pray for expansion, Panginoon, sa kanyang teritory. Hindi lang, halimbawa, Panginoon, hindi lang siya mananatili sa mababang posisyon, kundi lalaki po ang kanyang teritory. At uunlad po siya sapagkat ikaw ang sasama sa kanya, ikaw ang magpapala sa kanya. At dalayan ko, Panginoon, na ingatan mo ang asawa ko sa masamang tao, sa masamang impluensya. At dalangin ko na maging man of his word ang asawa ko, na maging man of integrity ang asawa ko, na mas piliin niya ang kagandahan ng pangalan, hindi ang posisyon, hindi ang pera. Mas piliin niya ang katapatan. At dalangin ko, bigyan niyo po siya, Lord, ng kalakasan at tibay ng loob upang tumayo kung ano ang tama. At dalangin ko, Panginoon, na saan man siya pumunta, saan man siya pumaroon, I pray for your presence. I pray for your protection. In the name of Jesus, Panginoon, yung mga kasamahan niya na naiingit sa kanya, dalangin ko, ingatan niyo po ang asawa ko sa mga chismis, sa mga paninirang puri ng tao.
at dalangin ko ikaw ang mag-ingat sa kanya. At sa kanyang pag-uwi sa araw na to, I pray for your protection. I pray for your protection. I pray for your protection over my husband. Proteksyonan mo ang aking asawa, Panginoon, sa kanyang pagbabiyahe pauwi, sa pagsakay niya ng bus, sa pagsakay niya ng jeep, kung siya ay nagmamaneho ng motorsiklo, ng sasakyan. At I pray, Father, paligiran mo ang aking asawa ng iyong apoy na pader. Winawasa ko ang espiritu ng biglaang kamatayan sa buhay ng aking asawa sa pangalan ni Jesus. Anumang uri ng sumpa, anumang uri ng disgrasya na nakaabang sa kanya, winawasa ko to sa pangalan ni Jesus. I pray, I speak healing, I speak blessings. Blessings, long life, good health sa buhay ng aking asawa. Maging sa kanyang negosyo, bigyan niyo po siya ng karunungan kung paano ito palaguin. At dalahin ko, magpadako ka, magpadala ka ng maraming mga kliyente. I pray also, Father God, yung kanyang kumpanya na kanyang pinagkatrabahuhan, na pagpalain mo to, umunlad ito, umasenso ito, at wag po itong sasara, magsasara, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Itinatalaga ko sa iyo ang buhay ng aking asawa, ang trabaho ng aking asawa. At dalangin ko na muli mong ibalik ang aking asawa sa piling ko at sa piling naming mga anak, ng aming mga anak. Salamat sa iyo, Father. Maraming salamat. Ikaw ang Diyos na malaki, dakila sa lahat. At walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, thank you so much. Sinamahan mo akong muli sa pananalangin. Don't forget to like, share, and to subscribe to my channel. And remember, there is power in your prayer.